これから始まる大レース、ひしめき合って7クア天下のサラブレッド4歳馬、今日はダービーめでたいな、それが走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け、スタートダッシュで手遅れる、どこまで行っても離される、ここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ、走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け、走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて、走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。Nagdudas si Kaski sa paraan ng pagsasanay ni Uncle Zhang sa mga kabayo dahil sa mga pinagsasabi sa kanya ng genetics si Bobby. Umalis si Kaski dahil nag-away sila ni Uncle Zhang. Nag-alala kaming lahat sa nangyari. Pero bumalik din naman siya matapos niya malaman na malaki pala ang pagpapalaga ng uncle ko sa mga kabayo. Nalaman niya na mali pala mga iniisip niya. Dahil sa nangyari, nagkaroon kami ng tiwala sa isa't isa. Lahat sila sinasabi na si Midori Makibao mananalo. Nakakasar! Pwes hindi yun mangyayari! Nahulog ako sa patibong! Hangga-hanggang talaga ng pakiramdam ko! Oo, siyempre naman. Nasanay ka kasi sa mahirap na pagsasanay, kaya magaan ang pakiramdam mo. Oo nga, tama yun. At saka komportable talaga tumakbo nito sa patag. Pakiramdam ko parang nasa langit ako. Mukhang handa na si Makibao sa unang karerang sasalihan niya na malaki ang premyo. Oo, tama yun. Malusog siya ngayon eh. At mas magkakilala na sila ngayon ang hinete niya. Kung para dati, masigurado na ngayon ang mga hakbang niya. Kaya ang ibig sabihin nun, bumuti siya. Dati kasi masyadong mabilis yung paghakbang niya. Kaya ganon, dahil maiksi ang pagitan sa bawat hakbang niya. Kaya naman mas marami siyang hakbang na ginagawa. Ngayon isang taon pa lang niya, malayo na ang nararating niya. Malaki na ang pagitan ng bawat hakbang niya kapag tumatakbo siya, kaya hindi na kailangan humakbang ng marami. At para malaman natin kung nag-improve nga siya, ayan, ngayon makikita na natin yung bilis na tinakbo niya. Patingin niya. Aba! Oo nga no. Tama ang sinabi mo, ang galing talaga. Narito na sila! Ang sarap ng pakiramdam ko! Base sa nakita ko ngayon, sa tingin ko mukhang maganda ang kalalabasan ng lahat! Huwag ka mag-alala, ako ang bahala! Sige na, magpahinga na muna kayo. Bobby, nabalitaan ko maayos daw ang kondisyon ni Midori Makibao. Aba, kung ganun totoo pala ang chismis. Yan na ba ang resulta ng malupit na pagsasanay sa'yo ni Mr. Zhang? Pasensya na, Mr. Zhang, pero mukha ako yata makakakuha ng panalo na inaasam ninyo. Anong sinabi mo? Sandali lang, sa pagkakaalam ko kasi, hindi ka naman kasali sa mga hinete na para sa mga kabayong 3 taong gulang. Dati yon, pero kasali na ako ngayon. Lumipat ako mula nung mabasa kong marami nagsasabi na si Midori Makibao mananalo sa karera. Mababa naman ang standard pagdating sa karera. Sigurado ako na ang 3 taong gulang na kabayong to ang mananalo. Galing siya sa ibang bansa. Nanalo na siya dati. Nagpaalam ako sa may-ari na isasali ko siya. Napapayag ko ang may-ari na sakyan ko ang kabayo niya sa kasunduan na hindi matatalo ni Midori Makibao si Nick. Mukhang masaya mangyayaring to! Sa unang pagkakataon, matapos na nangyari noon sa kabayo si Superjet, maghaharap na sa susunod na karera ang trainer na si Mr. Zhang at ang hinete na si Bobby. 20 years na ako reporter. Sa wakas, meron na rin akong exclusive report ngayon. Jumides, kulan mo sila! Sige! Mr. Zhang, samantalahin na natin to para liwanagin ang mga nangyari. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi mawala-wala sa isip ko na dahil sa pagsasanay mo, kaya napilayan noon si Superjet.
At kahit na wala kang anumang sinasabi, iniisip mo pa rin na ako may kasalanan, hindi ba? Samantalahin natin ang pagkakataon. Hayaan natin maglaban si Midori Makibao at si Nick para malaman natin kung kasalanan ko. Hindi, kasalanan yun ang ginawang pagsasanay ni Mr. Zhang. Hindi ka naman siguro tatanggi sa hamon ko sa'yo, hindi ba? Malalaman na ngayon kung ano talaga ang totoo nangyari. Malalaman nila malupit ang ginagawa mong pagsasanay kapag nagkaroon din ng pilay si Midori Makibao sa karera. Sama mo talaga! Maganda yun! Okay, sige, tinatanggap na namin! Teka, sandali lang! Wala akong pakialam kahit sa ibang bansa pag galing ang kabayo mo. At saka, isang beses pa lang yan nanalo, no? Kaya huwag kang magmalakas sa amin! Oo, oh, tama yun! Inaalala ng Mr. Zhang ang kalusugan ng bawat isang kabayo, kaya pinaplano niya ang training program ayon sa kondisyon nito. Sa karera, makikita mo kung anong resulta ng ginagawa niyang pagsasanay! Kaski. Huh. Paano, yun ang usapan natin. Malalaman natin sa araw ng karera kung sino mas magaling. Ay, sandali lang! Kakausapin ka pa namin! Tama bang gawin niyo yun? Wala na akong magagawa. Kahit ano pang sabihin ko kay Bobby, hindi na rin naman mababago ang isip niya. Tsaka... Huh? Sa pinapakitang husay ngayon ni Makibao, kahit nasang racetrack pa sila makarating, at kahit na magkaharap pa sila ni Nick, sapat ang kakayahan niya para matalo niya yun. Oo nga, at sigurado magsisisi ang Bobby na yun kapag nanalo kami. Alang-alang sa'yo, Mr. Zhang, pinapangako ko, hindi ako magpapatalo sa karera namin! Okay, sige. Isang round na lang at pagkatapos nun, pwede ka na magpahinga. Maliwanag ba? Haha, maliwanag! Aalis na kami! Ha? Ah, naku po, bakit bigla namang umulan? Bakit ano nangyari, Makibao? Ano, nasaktan ba kayo? Sumagot ka, Makibao! Makibao! Hindi ako nasaktan, ayos lang ako. Bakit, Makibao? Ano ba nangyari sa'yo? Pasensya na, huwag kayo mag-alala. Nadulas lang ako kanina. Wala namang nangyari sa akin. Mabira, tinakot mo kami, ha? Hindi, bale. Ayusin ko na ngayon ang pagtakbo ko. Oh, heto na! Aba! Ang galing, ha! Ang ganda nung sinayo mong yung Makibao. Tamang-tama lang kahit yung sa parte na pinakapangit mo sayaw. Ayos na, Makibao! Hindi na masama! Ha? Akaso hindi naman ako nagsasayaw eh. Makibao! Well, di ba tama na nga yung pagbibiro mo, Makibao? Nagpa-practice kami. Pagkatapos, ikaw naman nagsasayaw ka nandyan. Hoy! Kaske! Makibao! Halika kayo rito! Tingnan mo, mapapagalitan tuloy tayo. Nga! Minsan mahirap talagang pagsabihan itong si Makibao. Hindi ba, Uncle, meron talagang... Bakit to, Uncle? Mr. Sa, pasensya na ho kayo, nadulas kasi ako kanina. Tama na. Yun na lang muna sa ngayon. Kaske, mabuti pa at dalhin mo na lang sa loob si Makibao. Ah, teka po. Nagbibiro lang naman si Makibao. Ayusin na lang niya pagtakbo niya. Hindi. Alam ko hindi nagbibiro si Makibao. Ha? Makibao, sabihin mo nga sa akin. Palagi ka bang natutulas at saka natutumba? Bakit yung tinanong yan? Teka, ano ibig niyo sabihin? Kakasar, pabira naman. Bakit hindi ko man lang yung napansin kagad? Bakit hindi ko naisip na mas maaga kung anong kahinaan ni Makibao? Ang kahinaan niya? Ano? Anong ibig mo sabihin? Malaking problema para kay Makibao ang panahon ng tag-ulan. Ah, hindi. Hindi lang yun isang malaking problema. Ang mas kinatatakot ko dahil baka hindi na siya makatakbo kapag umuulan. Kung ganun, hindi siya pwede tumakbo pag umuulan. Pero paano kung umulan sa araw ng karera? Anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa. Hindi tayo mananalo kapag ganun ang sitwasyon. Sandali lang! Hindi pa naman tayo nakakasiguro kung umuulan sa araw na yun, hindi ba? Tama! Itatanong ko kung anong panahon meron sa araw na yon. Kung palagi nadudula si Makibao pag umuulan, siguro meron problema sa kanya. Ang mabuti pa, maghanap tayo ng veterinaryo na titingin kay Makibao. Teka, Mr. Zhang? Oh, bakit? Ano yun? Bigla akong naalala, noon palang nanalo si Nick sa karera na sinalihan niya para sa mga tatlong taong gulang na kabayo. Ang pagkakaalam ko, malakas ang ulan nung araw na yon. Anong sabi mo? Napakabilis mo ng takbo ni Nick. Sa sobrang bilis ng takbo niya, hindi mo akalain umuulan. Paparating na po ang pangarawang kabayo. At layo na makita nila. Talagang nakaiba po si Nick. Hindi man na siya nahihirapang ipanalo ang karera. Tuwang-tuwa naman ang hineta niya si Bobby. Kumakaway siya ngayon sa mga tagahanga niya. Masasabing maganda ang naging team up ng hineteng si Bobby at ng kabayo.
natin eh. Pero may nagawa silang record na mas mabilis ng 0.1 second at sila pa rin ang nanalo. Hindi natin masabi kung resulta yun ng maulan na panahon. Kaya pag umulan sa araw ng karera, siguradong makakalamang na agad si Nick. Ang sabi nila ulan daw! Ulan daw sa araw na yon! Ang sabi nila sigurado raw na maulan ang panahon dito! Isang linggo magmula ngayon! Paano yan? At saka meron pa pala! Alam daw ni Mr. Styro at ni Mang Bobby na uulan daw sa araw ng karera. Kaya nagdesisyon sila kaagad na isali si Nick sa karera dahil alam nila magiging panahon. Tapos na tayo ngayon. Kaya pala pinuntahan tayo ni Bobby, tinamo na lumaban sa kanila sa karera. Ibig sabihin, niloko niya ako. Naiinip na ako, ha? Doktor, kumusta na ba siya? Wala naman ako nakikita problema sa kanya. Pero doktor, bakit ang daling madulas ni Makibao? Ah, sa palagay ko, dahil sa masyado malaki yon. Ay, sabi ko na nga, be. Ha? Marami rin ang nagsabi sa akin na masyado malaking parte na yan. Tingnan nyo, kayang-kayang ipasok ang kamao ko rito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong butas ng ilong. Hindi ako nakahinga ron na. Nakakapagita ka. Wala namang koneksyon na malaking butas ang ilong sa madaling madulas, ha? Huwag mo akong pahiran! Sino ba may sabi sa'yo na yung ilong niya tinutukoy ko? Hindi naman yun ang ibig ko sabihin! Hindi ilong niya sinasabi ko, kundi yung paa niya. Alam nyo kasi, ang ganong klaseng paa na katulad ng kay Makibao, madali talaga madulas sa sandali makatuntong sa basanda mo. At kumpara sa ibang kabayo, mapapansin na may kalakihan ang mga paa niya. Ang ibig sabihin nun, para na rin siyang isang kabayo na nakasakay sa sled at tumatakbo sa madulas na snow. Pero doktor, ang ibig nyo bang sabihin, dadali na ni Makibao ang kahinaan niyang yun habang nabubuhay siya? Wala na ba siya magagawa kapag umuulan? Oh, wala na nga siya magagawa. At hindi lang yon, imposible rin na makatakbo si Makibao kapag umuulan. Ang masasabi ko lang, para na rin sa ikabubuti mo, huwag mo na uling pilitin pang tumakbo para hindi ka na masaktan. At dahil dyan, ibig sabihin kailangan na nating umatras sa karera. Sandali, Mr. Zhang! Kung ganun, sinasabi mo bang hindi na rin makakasali si Makibao sa pinapangarap niyang karera dahil pumapatak yun sa new moon, ganun ba? Sa ako na lang yung pag-iisip at pag malapit na. Ang kaso, kapag napilayan niyo yun si Makibao, hindi na tayo magkakaroon ng panahong isipin yun. Habang buhay na niyang dadali ng trahedya. Huwag kang pabigla-bigla ng desisyon. Sa pagkakataon to, si Bobby ang lumalapit at tinamo ka, kaya hindi ka pwedeng umayaw dahil siguradong magtatawa ng kanya. Ayos lang sa akin. Tumawa siya hanggang gusto niyang tumawa. Meron ba magagawa ang pride kapag nadulas si Makibao sa pagtakbo niya? Sino ba manadagot pag nasaktan siya? Mr. Zhang! At saka kahit na konting pasanga lang sa tatakbuhan ni Makibao, malaking problema na yon para sa kanya. Pero kayo lang naman ang nagpapalala sa sitwasyon. Baka pwede pang maayos ang pagtakbo ko kung masasanay ako tumakbo kapag umuulan. Sige, susubukan ko! Huwag, Makibao! Alam ko makakatakbo ako ngayon. O kaya, ayos naman ang pagtakbo ko, ah. Kaya ko tumakbo ng mabilis na gaya nito kahit na umuulan. Bakit ganon? Hindi pwede! Ba't ganon? Bakit hindi ko magawa? Bakit hindi ko magawa tumakbo? Makibao, tama na. Tumigil ka na. Tama na yan. Bakit mo naman siya pinapatigil? Bobby! Huwag niyo sanang kalimutan na natinanggap mo na ang hamon ko sa'yo. Kaya siguro naman wala kang balak na umatras sa karera, Mr. Zhang. Bobby, pasensya ka na. Pero si Midori Makibao kasi meron siyang... Huwag mo sabihin yan. Tingnan mo, maraming reporter ngayon sa harapan mo. Para nakakahiya ko sasabihin mong aatras ka na. Binabalaan kita. Pag ginawa mo yun, hindi ka na pwede magtrabaho bilang isang trainer. Ano sabi mo? Yun ang totoo. Sinanay mo na mabuti si Midori Makibao at sinabi mong maayos ang kondisyon niya. Pagkatapos ngayon, bigla ka nalang aatras.
Sa palagay ko, nangyari din kay Midori Makibao, nangyari kay Superjet at kay Volcano na nasobrahan sa mahigpit na pagsasanay na binigay ni Mr. Zhang. Siguro ganun na nangyari. Kapag umatras ka at hindi mo itinuloy ang kompetisyon, isa lang ang ibig sabihin nun. Para mo na rin inamin na isa kang masamang trainer. Ayos! Jackpot ako rito! Hindi ko talaga akalain na meron din pala nakakatuwa nangyayari dito sa racing ring! 20 years na ako reporter, pero ngayon pala ako makakapagsulat ng ganitong ka-interesanting balita! Umatras si Mr. Zhang dahil hindi pwedeng tumakbo si Midori Makibao pag umuulan! At nalaman din nila na siguradong maulan sa araw mismo ng karera! Kung ganun, hindi niya pala sinaalang-alang ang panahon bago niya tinanggap ang hamon ko. At maliwanag na kapabayaan ang ginawa niya. Hindi nakakapagtaka nangyari yun kay Superjet. Kahit na ano pang gawin mo, hindi ka talaga karapat dapat maging isang trainer! Isa pa pala, kung itutuloy mo ang gagawin mong pagkatras, ibig sabihin, hindi ka na mananalo. Hindi pa nagsisimula ang karera, talo ka na kaagad. Hindi ko ahayaan tumakbo si Midori Makipao kapag umuulan. Kaya kung ang pag-atras ko sa kompetisyon na magiging katapusan ng karir ko bilang isang trainer, wala na akong magagawa. Tandaan niyo yan. Humihingi ako ng paumanhin sa bumubuo ng Han Quan Race. Kailangan ko manalo! Huh? Hindi ako takot sa ulan o kahit galing sa ibang bansa ang makakalaban ko! Wala akong pakiram sa kahit ano! Kahit na anong mangyari, sasali ako! At ipapanalo ko ang karerang yun alang-alang kay Mr. Zhang! Teka, Makibao! Ang ganda nun sinabi mo, Makibao! Hintayin niyo ang araw na yun! Magsisisi ang mga gusto lumaban kay Midori Makibao! Ang ganun, tinatanggap na ng grupo ni Midori Makibao ang hamon! Talaga bang ayos lang na tinanggap niyo yung hamon? Ibig sabihin, pumapayag na kayo sa gustong mangyari ng babing yun? Baka mapigilan mo pa si Makibao, Kaski! Hindi ko siya pipigilan! Itutuloy namin to! Sasali at mananalo kami sa karera! Sa mga reporter na narito, ayos lang na isulat at ilabas nyo to sa dyaryo! Hoy, Kaski! Pati ba naman ikaw? Ayos ah. Ngayon ko lang nalaman na malakas din pala ang lobo, Kaski. Sandali, ano namang klase pagsasanay ang binabalak nyong gawin? Sa palagay nyo ba mananalo kayo kung magsasanay kayo ng madalian? Hindi na mahalaga kung anong resulta ng karera. Hindi ikaw gusto namin kalaban. Sa simula pa lang, si Cascade na ang gusto namin makaharap. Hindi na namin pahihirapan ang mga sarili namin. Kapag tumigil ang ulan, kami ang mananalo. Hindi ba, Mr. Zhang? Hindi na pahihirapan ang sarili. Mukhang maganda yata pakinggan yung sinabi mo, ha? Kaya, Bobby! Total, nakapangako na ako sa'yo, hindi ba? Hintayin mo na lang at panoorin kung ano mangyayari. Talaga, ganun ba? Kung ayaw mong mapahiya, samantalahin mo na natitirang panahon para sanayin na mabuti si Midori Makibao. Mr. Zhang, akala ko ba matras na kayo? Sa tingin niyo, ayos lang na ituloy yun? Ah, mabuti pa, huwag na kayo makipagsapalaran. Mukhang nakatakda na talaga kayo para matalo. Tama siya. Alam niyo kasi, bukod sa kabayong sinik, kasali rin sa karera number 1 at saka number 2 na nanalo sa Clover Race doon ang karaang buwan. Si Goddess of Typhoon, si Enkalusha. Sila yung mga nangunguna mga kabayan na 3 taong gulang. 20 years na ako reporter, at sa tingin ko, sinuwerte lang talaga nangyaring pagkapanalo ni Midori Makibao sa una niyang karera. Pero sa pagkakataon na to, kahit anong gawin niya, kahit na mahulog pa ang kalangitan dito sa lupa, sinisiguro ko sa inyo na matatalo siya. Ako naman, naniniwala ako sa inula ni Mr. Cyro. Sa tingin ko, totoo mga sinasabi niya. Sige, dyan na kayo ha. Alis na kami. Pag sumali tayo sa karera, mananalo tayo. Kaya dalawa, Makibao, Kaski! Kinakailangan kong baguhin ang estilo ko sa pagsasanay. Kaya maganda kayo dahil mas mahirap ang mga ipagagawa ko sa inyo. Ano klaseng pagsasanay? Ang kaso lang, Mr. Zhang, konting panahon na lang ang natitira. Ano bang klaseng pagsasanay ang ibibigay mo? Nakakatakot. Pero nagkakaganyan daw talaga si Mr. Zhang kapag determinado siyang gawin ang isang bagay. Pasensya ka na. Mula ngayon hanggang sa araw ng karera, ayokong gawa ng report ang ginagawang pagsasanay ni Makibao. Ha? Superjet. Ako ang tama, hindi ba, Superjet? Ako ang siya nagsasabi ng totoo. Mag-aalas 12 na ah. Ha? Sila na ba yan?
kasing onag. Bakit kaya? Ano kayang nangyari sa kanila? Patero! Ano bang klase magsasana yung pinagawa kay Makibao? Huwag niyo na itanong sa akin. Dahil wala rin akong alam. Pero Mataro! Malalaman niyo na lang sa pagdating ng araw ng karera. Manami na no ne,